pleasant greetings to everyone. Kumusta kayo dyan? Allow me first to introduce myself. I'm Celestine Espinola, Sharon Rose Master ng Kalayaan Center of the Philippines. Hello! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa paradigm shift or shifting paradigm. Ano ba ang paradigm? Nagulat po ako, actually una ko siyang marinig, medyo malalim na salitang English. Even pala ang mga Amerikano, pag tinanong mo, bihira po nakakaalam kung ano yung paradigm. Paradigm sa simpleng paliwanag is the way we see things. Kung ano sa Tagalog ng paradigm, kung anong pananaw mo sa buhay. Okay, sabi nga, kung babalikan natin yung creation ni God, God created always, mag-create ng duality. Palagi may duality. Kung mapapansin nyo, nag-umpisa ang darkness, then comes light. May light and darkness. Merong male and female nung nag-create siya. Okay, mapapansin nyo, merong up, may heaven, may baba, merong invisible, may visible. Kung pag-aaralan natin, ano yung mas powerful, yung visible na nakikita o yung invisible na hindi nakikita? Marami sa atin mas naniniwala sa nakikita kesa sa hindi nakikita. Kaya nga, natutuwa ang Diyos na may lalang sa atin doon sa mga taong naniniwala sa Kanya kahit hindi siya nakikita. Kung hindi kayo naniniwala, mas powerful yung hindi nakikita. Subukan niyong hawakan yung kawad ng kuryente niyo. In a split second, mababago yung paniniwala niyo sa hindi nakikita. Ang mga bagay na hindi nakikita, ayan yung bagay na nagkocontrol sa atin na hindi, marami sa atin hindi nakakaalam. Okay, kung pag-uusapan natin, okay, sabi nga, ang mind natin, okay, doon nag-uumpisa yung paniniwala, yung paradigm. Okay? Sabi nila, ang mind natin para siyang iceberg. Sa iceberg, sa isang malamig na lugar, normally, ang nakikita lang ng naked eye ay 3%. And 97% nakasubmerge sa ilalim ng tubig. Walang, kung pag-aaral, pagbabalik po natin siya sa ating mind, mapapansin nyo, according sa pag-aaral, 3% lang po normally yung tinatawag na conscious level. Okay? Conscious level. Ito pong 97%, ito yung tinatawag na subconscious level. Ito yung part na napakalaki na hindi tayo aware. Kasi, okay, ito yung tinatawag na invisible. Ito yung mga bagay na nagbubuo ng mga beliefs mo, paniniwala mo, yung mga traumatic experience, yung mga memory mo, andito lahat. Yung mga beliefs, maaaring tama o mali. Okay? So, sabi nga, there are two kinds of paradigm. Okay? It's either yung paradigm mo is positive or negative. Ano ibig sabihin yan? Okay? May tinatawag tayong pessimistic or optimistic. Pag sinabing optimistic, positive. Okay? Pag pessimist, ito yung mga negative. Okay? Kasama rin po dyan, yung mga taong ang tingin nila sa sarili nila ay victim. Or ikaw yung tao, ang mind mo, ang thinking mo, ay ikaw yung winner. Okay? May mga tao naman na palaging blame, complain, walang ginawa kundi mag-complain o mag-blame. May mga tao naman willing mag-take ng responsibility. Okay? May tinatawag na, okay, whiner or winner. Maraming paniniwala na naka-embed dito sa ating subconscious na akala natin tama. Okay? Actually, isa sa pinaka-famous na maraming tao, okay, hindi aware, na akala nila tama. Pag pinag-usapan, pera, money. Okay, maraming tao, ang tingin sa pera ay masama. In fact, maririnig mo sila sa dinami-dami scripture sa Bible. Okay, pag pinag-usapan money, ang naalala nila, money is the root of all evil. Okay, kung titignan mo, totoo ba yun? Alam nyo ba, even ang demonyo, si Satanas, ay ginamit ang scripture para matukso si Jesus Christ. Yan din po yung pwede niyang gamitin para maraming taong maligaw. Ano ba talaga yung sinasabi sa banal na kasulatan tungkol sa pera? Actually, hindi po yung pera ang root of all evil. Ang nakalagay po, the love of money. Ibig sabihin, yan yung paniniwala ng maraming tao. Kung ang paniniwala mo, money is the root of all evil, nakakatakot ka. Ibig sabihin, tama ba yung paniniwala yon o mali? Okay, kasi once ang paniniwala mo, ang pera ang dahilan ng kasamaan, hindi ka na magsisikap na mapaganda ang buhay mo. Palagi mo i-justify yung kahirapan mo na kontento ka na. As if contentment is tama. Contentment is tama, pero may mediocrity din po pinag-uusapan na bihirang-bihira
na nadidiscuss. Ano ba yung mediocrity? Mediocrity yung bagay, yung mga bagay na hindi umuulad, naka-stay lang. Kasi ang justification na marami, okay na ako rito. Okay? Satisfied na ako, kontento na ako. Pero ang problema, pag ganun ang katwiran mo, hindi ka na magsisikap, okay, pag may nangailangan sa pamilya mo, okay, sa mga mahal mo sa buhay, hindi ka makakatulong. Kasi sa, may kasabihan nga, kung ikaw mismo nalulunod, paano ka makakatulong sa mga nalulunod? Kung ikaw mismo nalulunod. Kaya ang pinag-uusapan po natin ngayon, ano yung paradigm mo? Okay, napaka-importante po kasi na ma-shift natin yung negative paradigm to a positive paradigm. Okay, merong may mga pag-aaral na ginawa. Okay na mga psychologists, psychiatrists pinag-aaralan nila bakit may mga tao okay, nakokontrol sila nung depression, may tinatawag na panic attack. Okay? Narinig niyo na po ba yung tinatawag na RAS? Okay, mga psychiatrists po alam po nila 'to. Reticular Activating System. Okay, nung pinanganak po tayo, okay, naka-embed na po 'yan sa ating paradigm o sa ating pag-iisip. Ano 'yan? Example po. Ang isang baby sa table, pag iniwan mo 'yan diyan at gumapang, pagdating ba sa corner o sa dulo ng table, tutuloy ba 'yan o i-stop? Halos alam niyo po ang sagot. Magtutuloy yung bata kasi wala pa, hindi pa nagde-develop yung reticular activating system niya na once dumiretso siya, malalaglag siya at masasaktan siya. Pero once nangyari po yan, paulit-ulit, habang tumatanda yung bata, nade-develop yung RAS niya, darating ang time, i-stop na siya doon sa corner at hindi na siya tutuloy dahil alam niya yung consequence once nalaglag siya. Reticular activating system. Lahat tayo meron po niyan. Once wala ka daw po niyan, okay, you will go nuts. Yung mga tao po may problema sa pag-iisip, hindi na po nila alam yung tama at mali. Okay, ang reticular activating system, marapansin niyo po yan, pag nasa isa kang maraming tao, crowded place, tapos biglang minention yung name mo, cling, parang it rings a bell, ang dami nag-uusap, pero once narinig mo yung pangalan, ang pangalan ng anak mo, na mention, pangalan mo, na nakukuha mo yung attention dahil nga, yung RAS mo, nasasagap niya. Okay, may experiment ng ginawa sa US, sa New York, na isang single mother, okay, sa gabi siya nagtatrabaho, sa umaga gising siya, nag-aalaga siya ng anak niya. Malapit sila sa subway o sa train, pag dumadaan yung train na maingay, natutulog siya sa umaga, habang nasa tabi niya yung anak niya, natutulog din. Pag dumadaan yung train, hindi siya nagigising. Yung ingay ng train, hindi siya nagigising. Pero once yung anak niya umiyak, automatic nagigising siya. Bakit? Nag-a-activate yung RAS niya. Lahat tayo meron yan. Okay? Ang tanong, ano yung paniniwala mo na nagko-control sa'yo para magkaroon ka ng tinatawag na self-defeating prophecy. Ikaw mismo ang nagpapabagsak sa sarili mo. Ayaw mo maging successful for some reason. Meron pang isang experiment, case na babae, yung nasa school siya, awardee siya. Palagi siyang awardee, palagi siyang mataas ang award, valedictorian, salutatorian. Nung magtrabaho siya, nagtataka siya, malaki ang sweldo niya, mataas ang position niya, pero palagi siyang financially broke. Okay? Nung nagpa-psychiatrist siya, tinanong siya ng psychiatrist, ano ba yung traumatic experience mo na nagiging cause ng mga desisyon mo sa buhay? Kinento niya yung father niya mamatay sa dining table. Nag-aaway yung parents niya dahil sa pera. Yung father niya sa sobrang stress sa away nila, na heart attack mismo doon sa harapan ng kanilang hapagkainan. Namatay po ang father niya sa kandungan niya. Dumating po yung time na tuwing naalala niya yung pagkamatay ng father niya, sinisisi niya sa pera. Tanong, pera po ba talaga ang dahilan ng pagkakamatay ng father niya? Okay? Dahil tuwing may darating na pera sa kanya, parang napapasok, yung galit sa pera. Yung wala siyang, ayaw niyang tumagal yung pera. Ayaw niyang dumami yung pera niya dahil parang yun yung sinisisi niya ng pagkamatay ng father niya. Pero di ba, tama ba po bang belief yon o maling belief? Okay? Ang totoo, hindi naman talaga yung pera ang dahilan. Maaaring yung parents niya, yung father niya, hindi healthy, health conscious, hindi nag-a-atomy product. Okay, yung inaalok, kuripot sa pagbili ng mga food supplement. Kaya yun, nag-suffer siya ng consequence. Okay, guys, ito ang point.
We need to be aware kung ano yung nagko-control sa atin. Kasi if you don't, if you're not aware, and if you don't control this, it will control you for the rest of your life. Kahit napakaganda ng Atomy, kahit napakaganda ng product, marami sa atin ire-reject yung opportunity na pwede siyang maging successful. Kahit nasa harapan mo na yung success, hindi mo pa rin siya makikita. In fact, maraming tao successful na, pero hindi pa rin masaya. Bakit? Kasi nga, yung RAS nila ang nagko-control sa kanya. Sabi nga, ang buhay natin para siyang may tinatawag na agos ng buhay. O, tinatawag na river flow. Okay, if this is you now, lahat tayo may direksyon na tinatahak. Whether you like it or not, meron kang tinatahak. Okay? Lahat tayo sumasabay sa agos ng buhay. Maraming tao, hindi sila aware sa mga desisyon nila. Hindi nila iniisip yung mga desisyon nila, kaya napupunta sila sa lugar na hindi nila kagustuhan. Ito po yung destiny, normally, yung sa dulo ng ilog, yung tinatawag na waterfalls, nagsisimbolo yan ng mga failure sa buhay natin. Failure sa relationship, failure sa finances, okay? Failure sa health, and spirituality. Okay? Ano yung mga bagay na mape-prevent mong maging failure in the future kung ngayon pala magdi-decide ka? Ulitin ko ulit, marami sa atin, they just go by the flow. Okay? Hinahayaan nila yung buhay nila, agusin ng flow ng buhay. If you don't make a decision na kontrolin mo yung direction mo papunta sa gusto mo, ulitin ko ulit, dadaling ka niya sa hindi mo gustong lugar. Kaya ngayon pa lang, if this is you right now, you need to make a decision na i-control yung gusto mong maging magandang future. Kung titignan niyo po, sabi ko nga, okay, yung mga resulta sa buhay natin ngayon, kung magiging honest tayo, kung relationship ba mo ba ngayon, ayan na ba yung pinapangarap mo? Yung estado ng relasyon mo sa pamilya, sa mga kaibigan? Yung estado ba ng finances mo ngayon, yan na ba yung resulta? Yan na ba yung pangarap mo? Yung nabubuhay ka na ba ngayon sa mga pangarap mo? Yung health mo ba? Yung health condition mo? Yan na ba yung health, yung weight ideal mo? Yan na ba yung health ideal mo? And spirituality, most importantly. Kumusta ang relasyon mo sa Diyos mo? Okay? By the way, isa po sa pinakamakapangyariang bagay na binagkaloob sa atin ng Diyos ay yung freedom to choose. Okay? You have a choice kung anong gusto mo sa future mo. Tanda mo, what we are right now, kung ano tayo ngayon, yan yung mga resulta ng mga desisyon na ginawa natin in the past. Kung ano tayo magiging sa future, 3 to 5 years from now, yan yung mga resulta na gagawin natin ngayon. Tignan niyo po. Normally, yung resulta na yan, saan ang gagaling yan? Lahat yan galing sa action. Whether you like it or not, may kinalaman po yung emotion natin sa mga action na tinitake natin. Do you agree? And then yung emotion natin, ang galing yan sa mga thoughts o sa paradigm na pinag-uusapan natin. Yung thinking natin, yung thoughts natin, o may tinatawag tayong habitual way of thinking. Madalas, pagising sa umaga, habang nagsasalita ako ngayon, marami sa atin, meron kayong iniisip na hindi nyo alam, may bigla na lang mga pumapasok. Okay? It's your choice. Kasi once negative ang thoughts mo, apektado ba ang emotion mo? Definitely. Pag negative ang emotion mo, negative ang action mo. Apektado ang action mo pag yung mood mo wala. Negative action, that means you will have negative result. If you continue to do that, pag hindi ka nag-decide na baguhin yung naglalaro rito sa paradigm mo, yung resulta mo hindi rin magbabago. Kung ano ka ngayon, 5 years from now, 10 years from now, hanggang kuhain ka ni Lord, financially broke ka pa rin. Sira pa rin ang relasyon mo sa pamilya mo. Sira pa rin ang health mo. Mapapadali ang buhay mo pag hindi ka nag-desisyon, ayusin mo, mag-invest sa health mo. And most importantly, yung nangyayari po ngayon. Actually, yung senaryong nangyayari ngayon, yung pandemic na nangyayari ngayon, hindi po siya aksidente. In fact, nakaplano na po yan. Okay? Sa panahon pa po ni Moses, gumagawa na ng paraan ang Diyos natin na gisingin tayo sa katotohanan na hindi po tayo rito habang buhay. Okay? Dumaan lang po tayo rito. Hindi po tayo rito talaga nakatira.
ang totoo pong wangis natin ay hindi to. Ang laman po nabubulok. Kaya nga po palagi niya sinasabi, okay, wina-warningan tayo. Okay, balik, bumalik kayo sa akin. Okay, hanapin niyo ako. Kasi yung mahanap sa kanya ay talagang natutuwa ang Diyos sa mga tao naghahanap sa kanya. Okay, make a decision right now bago pa maging huli ang lahat. Na ngayon pa lang, gawin na natin yung mga tama. Kasi naniniwala ako, better awareness leads to better behavior. Better behavior leads to better action. Better action leads to better result. Okay, lahat po yan nag-umpisa sa paradigm. SP, paano yung paradigm mababago? Ito po yung totoo. Yung paniniwala natin, okay, na-build po yan mula ng pagkabata hanggang magkaisip tayo. Kaya huwag kayong magtaka, hindi yan basta-basta mababago. Meron pong paraan, okay, na nadiskubre ang mga bihas, mga expert na unti-unti pwede siyang mabago. Yung mga maling behavior natin, unti-unti dito mag-uumpisa. In fact, kung babalik tayo sa Biblia, minimension palagi ng Diyos. Even ang sin in example po ng Diyos na parang buto. Ang mind natin, in example po sa Biblia na lupa. Okay? Dalawang klase ng lupa. It's either yung lupa ay good soil or yung lupa mo ay bad soil. Okay? Sabi nga sa Biblia, okay, may kwento, okay, kung ano yung tinatanim mo sa soil. Kung in-entertain ang thoughts mo palaging masama, lustful thoughts, okay, maduming pag-iisip, pinapanood mo mga bad news, okay, pornography, pinapanood mo, in-entertain mo. Oh, hindi mo alam, unti-unti, yung tinatanim mong buto, okay, nadidiligan mo yan, nag-sprout yan, nag-uusbong. Then eventually, maging puno hanggang mamunga. Mahirap na pag namunga na yung kasalanan. Yung po yung sinasabi, bago pa lang, sa isip pa lang po, pwede na natin siyang putulin. Sa isip pa lang po, pwede na tayong mag-decide, baguhin. Itanim natin yung mga bagay na makakapagbigay sa atin na mabuting kalusugan, mabuting pag-iisip. Bunutin po natin yung mga weeds. Yung mind natin ay parang lupa na hanggat hindi mo siya na-cultivate, hinahayaan mo lang yung damong tumubo. Magugulat ka isang araw, ikaw na iko-control nito. Magugulat ka na lang, dadaling ka niya sa resulta na hindi mo kagustuhan. Sa buhay na pariwara, sa buhay na hindi mo nais, sa buhay na walang value sa ibang tao. Okay, naniniwala ko ang atomy po ay isang vehicle ng Diyos para sa mga taong katulad natin na makapag-decide, maayos ang buhay natin. Guys, uulitin ko ulit. Okay, paradigm is one of the most important awareness na na-discover ko. Okay, sabi nga, paradigm shift means is moving from one side to other side. From being negative, pessimistic to being positive and optimistic. Tanggalin na po natin yung mga bagay na hindi makatulong sa atin. Ano yung mga bagay, mga basic na kailangan natin gawin para mabago yung paradigm? Ito na po. Unang-una po, may mga bagay na sa ayaw at sa gusto natin, nangyayari, di ba? Hindi natin control yung mga nangyayari sa paligid natin. Pero ang pwede natin makontrol yung reaction natin sa mga nangyayari sa paligid. Di ba? Katulad ng pandemya. Okay? Hindi natin makokontrol kung yung mga tao, okay, hindi susunod sa policy ng gobyerno. Pero tayo po makokontrol natin kung ano yung nangyayari kung tayo po mismo susunod at maniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Yung nangyayari ngayon ay dinidisiplina niya lang po yung mga mahal niya. Kasi nga, sabi nga, God works for the good of those who love Him. The question is this, do you really love God? Kasi pwede po natin sabihin mahal natin ng Diyos, okay, pero sa salita lang. Kasi may sinabi rin po siya, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. May mga tao raw po na in-honor lang siya sa salita, sa bunganga. Praise the Lord, praise the Lord. Pero yung ginagawa ay nakakamuhi sa Panginoon. Okay, hindi po ako religious. Okay, sineshare ko lang po na yung pinag-uusapan natin, mas importante yung bottom line. Bakit ba tayo nandito? Bakit ba tayo nag-i-exist? May kasabihan nga po, there are two days, the most important day in our life. The first day is the day we were born. The second day is the day we found out why. Okay?
Eventually, lahat ito mawawala. Okay, sinabi nga niya, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Ano ibig sabihin? Huwag niyo pong baliwalain yung nasusulat. Ingat po kayo sa mga tao, sa salita, sa talino ng tao. Teachings of men, magpapahamak po sa atin. Yung tinuturo na to, biblically, okay, scientifically, okay, naniniwala ako, we all need to make a decision. Lahat tayo may kanya-kanyang paniniwala. Ang tanong, yung resulta mo ba ngayon, yung sitwasyon mo ba ngayon, yan na ba yung pinapangarap mo? Physically, financially, emotionally, relational, spiritual. If not, we all need to be humble. Kasi number one reason kung bakit maraming tao hindi magbabago, because of pride and arrogance. Yan po ang number one enemy ng Diyos. Yung tao mapagmataas. The reason bakit maraming tao hindi unlad, dahil ayaw ng Diyos. Hindi pwedeng hayaan ka na Diyos mapahamak nang hindi ka niya tuturuan. Unless enemy ka niya. Naniniwala ko dalawa rin po ang tao sa mundong ito. It's either lovers ka ni God or enemy ka ni God. It's up to you to find out po. Balik tayo rito sa paradigm. Okay, sabi nga, awareness is the name of the game. Better awareness leads to better behavior. Better behavior leads to better action. And eventually, better action leads to better result. Tandaan niyo po, yung thinking mo, behavior mo, yung personality mo, okay? Sabi nga, personal reality mo nag-umpisa sa personality mo. Okay? Kung ano yung realidad ng buhay mo ngayon, may kinalaman sa pag-iisip mo. Kaya ulitin ko ulit, if you will humble yourself and accept na kailangan magbago, okay, sa maraming aspeto ng buhay, this is the day to make a decision. Make a decision na obserbahan mo yung mga ginagawa mo. Every single moment po ng buhay mo, bago ka matulog, okay? Kung maaari po, maggawa ka ng notes, isulat mo yung mga bagay na kailangan mong baguhin. For example, nalelate ka palagi, tamad ka, gumising na maaga. Yan, isulat mo yung dahilan, mga consequences, negative consequences ng paggising ng tanghali. Sulat mo kung maaari. Pag late ka, gumising, mabigat sa katawan, hindi ka productive, maraming nasasayang na oras, okay? Hindi ka maging successful. Tapos, isulat mo rin yung mga bagay sa kabilang page, yung mga bagay na pag gumising ka na maaga, maging maganda ang pakiramdam mo, okay? Mas productive ka, mas marami ka matutulungan, eventually, okay, mas maging successful ka. Tapos, make a decision. Focus ka dun sa bagay na makakabuti sa'yo. Kasi sabi nga, focusing on paradigm. Repetition, paulit-ulit. Paulit-ulit mong iniisip yung mga bagay na every time magde-decide ka, tatanungin mo yung sarili mo. Aware ka na ngayon. Dati hindi ka aware na yung mga decision mo pala may kinalaman sa reality mo. Aware ka na ngayon, tanungin mo yung sarili mo, yung gagawin mo ba ngayon, makakatulong ba yan, mapalapit ka sa mga pangarap mo? Yung pagbili ba ng produkto ng Atomy, makakatulong ba yan sa health ng family mo? Okay. You need to make a decision na aralin o bantayan yung mga behavior, yung mga thinking na naglalaro sa'yo. Palagi ka ba nagsishare ng mga negative? Imbis na mga positive, mga inspiration na sinishare mo, puro bad news, puro warning. Okay, bantayan niyo po yung sarili niyo. Tandaan niyo, walang ibang magbabantay sa sarili natin kundi sa sarili natin. Kaya ang ganda ng sistema ng Atomy, meron tayong mentoring program. You just need to be humble yourself, makinig ka sa leader mo na magbabantay sa'yo para sa iyong tagumpay. Sana po, may na-share ako sa inyo kahit maikli lang. I hope, okay, kung gusto niyo po to learn more, okay, meron po tayong mga video na sa YouTube na pwede niyo mampanood tungkol dito sa topic na to. Marami pong salamat muli. Shannon Rosemaster po, Celestino Espinola ng Kalayaan Center of the Philippines.